أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngayon po ay ang kauna-unahang pagtatanghal ng programang Islam 101 na kung saan ang programang ito ay naglalay na magtalakay ng mga napapanahong issue, lalo na involve ang ating mga kapatid na Muslim at gayon din ang pananampalatayang Islam. Sa araw nito ay tatalakay tayo ng napakainit na issue na kung saan ay involve ang isa sa balik Islam na artista na si Robin Padilla. Pero bago po yan ay papakilala ko ang ating mga kasamahan. Isa po dito ay si kapatid na Ismael Cacharo na kung saan ay kasama natin sa pagpapalaganap ng Islam na mahabang panahon na at naninilbihan dito sa karyera ng Saudi Arabia bilang propagator at tagapagsali ng mga aklat mula sa wikang Arabic papunta sa ating wikang Tagalog at ganyan din si kapatid na Ahmad Javier na kung saan nasa Islamic Center din ng Saudi Arabia. At ngayon po ay tatalakay natin itong isang balik Islam na kapatid natin inshallah sa Islam na artista. Kilala po natin lahat ito. Ito po ay si Abdulaziz Robin Padilla at kamakailan lang na nagkalat sa wall ng ating mga Facebook ang tungkol sa kanyang pahayag na walang problema ang pagpahid ng dugo ng baboy sa kanyang muka at makikita pa natin sa clippings na ating napanood na ginastify niya pa ito sa pamamagitan ng pagbasa ng Tafsir Ibn Kathir sa sali ng English at sinasabi niyang walang problema sa pagpapahid ng dugo ng baboy dito. Kaya unang pagtalakay natin para sa ito, kapatid na Ahmad, ano ba ang hukom o alituntunin o batas hinggil sa pagpahid ng dugo ng baboy at ano ang mga pananaw ng scholar dito? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Jazakallahu khair brother Isa at sa lahat ng nanonood na kapatirang Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puri ko si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na magbigay ng rad o sagot sa kumalat din na video naman ni Robin Padilla na nagtatanggol sa kanyang sarili. So sinasabi niya ito, lantaran, isa sa video na ito, yung popular siguro na panood na rin ng ating mga kapatid, yung kuha ng cellphone na napakarabo at doon ay dinedepensa niya yung sarili niya. Sinasabi niya, ika kumain ng baboy, pinahid lang. Ang bawal ay kumain ng baboy sapagkat hindi ko naman kinain, pinahid lang. So dito, pero kapatid, gusto ko munang linawin sapagkat nalaman natin na gumawa siya ng ganitong pahayag sapagkat may nagsabi sa kanya na siya daw ay munapik. Hindi po nanggaling yun sa grupong tumatalakay ngayon. Kami ay hindi yun na sinabihan siya ng munapik. Kami po ay tatalakay doon sa masala, doon sa issue kung ano ba talaga ang pananaw ng Islam ng pagpahid ng dugo ng baboy sa mukha. Kaya nga sinabi ko, pinupuri ko si Allah sapagkat bilang nagtatrabaho sa Islamic Center, dinadagsa tayo ng tanong. Sapagkat si Robin Padilla ay isang popular na kapatid na Muslim. Isang popular na kahit saan ka pumunta, ay kilala siya. Pero basahin ko po isang fatwa ito. Ibig sabihin, fatwa mula sa kilalang mga scholar, of course, dito po sa Kingdom. Daim. Ibig sabihin, sila yung committee ng mga ulama, grupo ng mga ulama, ng mga scholar. Pag sinabi natin ulama sa Saudi Arabia, hindi basta ulama na memorize yung tatlong hadis o limang hadis. Mga ulama ito na nagbigay ng malinaw na fatwa. At isa pa, at kung tayo ay maghahanap ng batas sa Islam, wala tayong ibang pupuntahan kundi mga mufti, mga ulama, at hindi po artista. So si Robin Padilla po, unang-una sinasabi natin, ay hindi po marapat sa kanya ang magpaliwanag ng talata sa banal na Quran. Saka tayo, hindi tayo against dun sa pagiging tao niya o pagiging siya. Tumatalakay dito dun sa binitawan niyang rulings kasi maraming tao ang mata nakatingin sa kanya na maaring i-adapt ang ganitong uri ng paniniwala. Alam niyo na pag nagsalita siya, maaring sundin ng mga tao. Yan ang concern natin. So ito yan. Hukmu najasatu lahmal khinzir. Ano ba ang hukom ika sa pagiging najis o madumi na bagay nitong karni ng baboy? Ang sabi ng lahmul khinzir muharramun la yajuz akluhu. Okay. Ang karni ng baboy ay haram, pinagbabawal ni Allah at bawal itong kainin. Ang lahmuhu aw shahmuhu. Ito man ay kanyang karni o kaya kanyang taba aw ayyi juz'in min ajza'ihi. O di kaya anumang bahagi ng kanyang mga bahagi. So malinaw to mula sa patwa. Pinagbala subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na gusto kong pansinin ng ating mga taga-panood, hurrimat alaykumul maytata waddama walahmal khinzir. Sa Quran, sa Surat al-Ma'ida, hinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbawal sa inyo ang patay, ang dugo, at karni ng baboy. Walang sinabing pagkain. Hurrimat alaykum. Pinagbawal sa inyo ang, although sa tafsir, of course,
Malalaman at hindi natin sinasabing mali yung binasa ng kapatid natin no, sa pagkakasalan sa... Top seryon. Kaso nga lang hindi naging ano yung mali pagunawa? Na o yung tamang pagkunawa. Ano yung sinabi ng sheikh natin, wa ajma'al muslimun ala tahrim al-khinzir bi jami'i ajza'ihi. At nagkasundo ang lahat ng mga Muslim. Pag sinabing ijma ng mga Muslim, walang sino mang Muslim tututol. Mm-hmm. Ang mga scholar especially, magkakasundo sila. Ala tahrim al-lahm al-khinzir bi jami'i ajza'ihi. Sa pagiging bawal ng baboy, ng karne ng baboy, at sa lahat ng kanyang bahagi. Kasama yung dugo. Kasama doon yung dugo. Kasama yun yung dugo. Azza'ihi, kabahagi niya ito. Wa harramallahu lima fihi minad darar, wa li'annahu rijs. Subhanallah. Bawal ito ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa taglay nitong pinsala, wa li'annahu rijs. Brother Isa, yung rijs sa wikang Arabic, maging ako ni Allah, ito ng translation sa Tagalog, mahirap dahil isang tang napaka sabihin siguro karumal-dumal sa tingin mo kapatid na Ismail. Sapagkat ang rich na salita kapatid, ginagamit din ni Allah subhanahu wa ta'ala hindi lang sa yes, baboy. Kaya yes, hindi dapat na sa mga malalaswang bagay ginagamit. Napaka, yung rich na isang malalim na salita na napakadumi, napakabaho, malaswa, karumal-dumal at kabilang dun yung baboy na imagine natin na ipinapahid sa ating bahagi ng katawan. Kaya itong payo ng Sheikh, wayan bagi alal muslim al-ibti'ad anil amakin alati yu'kal fiha hadal laham. Marapat sa isang muslim na lumayo sa mga lugar na doon kinakain ang karni na ito. Wal kadar hatta la ya'kul minhu bidun ilm. Sabi ng Sheikh, hindi ka makakain ng hindi mo alam. So pagka ibig sabihin, intindihin natin yung fatwa, pag merong isang lugar na kung saan doon pinagkakainan yung mga baboy at pinapahid ron yung mga... Huwag ka dapat nandun. Huwag ka nandun. Al-ibtiad. Lalayo ka dapat. Lalayo ka doon. Lalayo ka doon. Gusto ko rin idagdag to kasi nakakadagdag ito sa pag-unawa natin kung ano bang karangalan ng baboy sa Islam. Amma gaslusuhun payakti gasluha jayidan bima yazilu kadar hadal laham. Yun daw pinaggamitan ng plato, punggahan, na nalagay doon ng baboy, sapat na nahugasan natin ito ng isang beses. Mm-hmm. Sapagkat wala namang nas o dalil nagsasabing kailangan hugasan yes, ng marami. Bilanggit ito ng Sheikh, sapagkat ang aso naman, pagka nadilaan niya ang ating punggahan, hugasan mo ito 7 times. Ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hugasan mo ito ng 7 times at isa sa turot, sa lupa, sa buhangin, sa lupa, para matanggal kung anumang meron doon. Bakit? Kasi may mga scholar na pinaghahambing ito na pareho daw ito. Although sabi ni Sheikh Uthaymeen, mahinang opinion ito. Pero may mga scholar na umabot yung kanilang opinion na pareho ito. Itong karni ng baboy at karni ng umabot yung kanilang pag-unawa yes, doon dahil gusto nilang bigyan ng pansin na ganun ka... Kadumi. Oo, napagpareho. Kaya pala sa Mindanao, may mga biro dyan na pag nakakain ka ng karni ng baboy, eh kumain ka daw ng lupa para malinis yung iyong katawan. Which is of course hindi naman tama. Hindi naman tama yun, sinasabi natin ito. Pero dinidiin natin to para ipahid mo sa iyong bisngi. Ang dugo ng baboy ay isa po itong napakalayo. Binanggit natin yung gira, Brother Ismail, nawawala. Yung iyong sense of kasi ang baboy, di ba kilala itong bilang mga Muslim, although tayo mga balik Islam tayo, pero yung mga mas Muslim na talaga pag sinabi, Arabs na kasama natin, pag sinabi mong lahmul kinsir, eh, dalayo ka ganyan. Pangalan pa lang. Pero itong ano natin, na which is papasok mamaya sa pagtalakay ni kapatid na Ismail, ano ba talaga ang dahilan yes, ni Robin Padilla o Abdulaziz Padilla, bakit na pinahid yun, no? Pagkatapos na makumpleto natin yes, ang pagtalakay. Meron mga balik Islam, nag-Muslim, hindi paggalap na pumapasok sa Islam, unang binibitawan pagkain ng baboy. O umiinom pa kahit ng alak yan. Dumadalo pa sa mga haram na bagay, pero yung pagkain ng baboy, palatandaan na pagkain ng Muslim. Kaya ito matagal na nag-Muslim tong kapatid natin na si Robin Padilla, at pinahid niya yung dugo sa kanyang mukha. Kaya yung gira, Alam sa pinag-gira, yung balang ganang pang-relihiyon. Yes. Is reservation bilang yes, isang Muslim, bumababa. Kasi mismong yung dugo ng baboy, pinahid niya sa kanyang mukha. So meron pa dito, gusto kong basahin, kahit maiksing oras natin, Brother Isa. Hukmu istimalul adghiya lati tahtawi ala mawadil khinziriya wa kayfiyatu tasarruf hiyaluha. Ano daw ang hatol dun sa mga gamit naman, pang kusina, kung saan doon din niluto yung mga baboy, yung halo-halo. Mm-hmm. So ano pa yun ang Sheikh? Al-khinzir muharram najasun. Malinaw. Okay. Ang karni ng baboy ay haram, bawal, at najas. Najis. Brother, najis. Ang najas,
Pagka may wudu tayo, yung damit natin, nalagyan ng najis, hindi mo pwede pansala. So ang baboy ay najis. Kaya hindi marapat, ipahid sa, ano, sa mukha. La yahilu aklo, la aklo lahmuhu. Hindi halal na kainin ang kanyang karne. Wala syahmuhu. Pati kanyang taba, hindi rin halal. Wala yahilu kaliluhu. Subhanallah. Kahit konti niya, hindi pwede. Payo to sa mga bagong Muslim. Kakain ng panset, naalisin yung baboy. Sabi ng Sheikh, wala yahilu kaliluhu. Wala juz'un minhu. Kapiraso nito. Fa'idha wajadat ba'du ajza'ihi min lahmihi aw syahmihi fi khubz aw ta'am aw dawa harrama tanawulu dhalik. Pagka natagpuan mo daw ang ilang bahagi nito, ng laman nito o taba nito sa kinakain mong tinapay o sa pagkain mo o kaya sa gamot mo, kahit sa gamot bawal mo na itong gamitin. Qala ulama'ul lajnatud da'ima lil ifta. Subhanallah. Lajnatud da'ima, lahat sila nagkakasundo dito. Panahon to nila Sheikh bin Bas, mga Sheikh natin. Ida ta'akkada al muslim, pag natiyak ng isang muslim o ghalaba ala dhannihi, nasigurado niya talaga, ano? Anna lahman khinzir aw shahmuhu aw mashuq aw amuhu dakhala minhu shay fi ta'amihi aw dawa'i aw ma'jun asnan, na pagka meron daw dun sa kanyang ginagamit na pagkain, gamot, pati toothpaste. Natiyak niya na meron ditong bahagi ng baboy, fala yajusu lahu, bawal mo na itong kainin, wala syarbu, at inumin, walal idhan bihi. Ito po yung gusto nating emphasize natin. Pati pagpahid mo dito. Pagkain, bawal pag-inom, at bawal ipahid sa gamot, bawal sa gamot, at bawal to ipahid sa katawan. Eh, malinaw to sa mga Sheikh fatwa natin. Fatwa ng mga scholar. Yung sabihin ko mapasok dito, kapatid, yung pagpahid ng yes, sa pisilang ating kapatid na to. Kaya nga yung toothpaste, o may mga scholar nagsasabi, mga pagtangkilik ng sabon, o mga lipstick sa mga cosmetic para sa mga kababayan, once na nalagyan ito ng... Although may ikhtilap, may different point of view, pero may mga scholars still nagsasabi hindi ito pwede. Siyempre atan lead din ba? Sabihin, huwag kang mapasok sa hindi pati sigurado. Pati yung mga pinatuyong balat niya, kung gagamitin mo bilang kasangkapan, pag nabasa ito, najis pa rin. Mm-hmm. Sabi ng mga ating scholar, pag nabasa ito, ay najis pa rin. So bilang pagpapatuloy, وَمَنْ يَشُكُّ فِيهِ فَإِنَّهُ يَدَعْهُ. Payo ito na yun. Ito magandang payo. Kung nag-alinlangan ka na may baboy yan, ganun ang Muslim eh. Ingat ng ingat sa sarili. Kaya hindi ko lubos maisip na mayroong magpapahid sa kanyang mukha. Tapos ipagtatanggol pa. Ipagtatanggol mo pa. So napakalaya. Pag may alinlangan kayo, iwanan nyo na lang. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribu ka ila ma la yuribu. Intaha. Iwanan mo daw ika ang mga bagay na meron kang pag-aalanlangan. Sheikh Abdul Aziz bin Bash, Sheikh Abdul Razak Al-Afifi, Sheikh Abdullah bin Ghadyan, Sheikh Abdullah bin Quud. Ito ang mga ulama na nagbigay ito ng pag-aalanlangan. Ang malinaw ito sa ating mga kapatid, unang-una na ang pagpahid nito kailanman ay hindi rin pwede. No, hindi pwede sa Islam ang ipahid mo siya ng gano'n nang wala namang dahilang hindi ka namang pinwersa. Of course, layuan mo ito. Ang sabi Ibtiad, ang payo sa atin, layuan ito kung saan merong nagagarap na pagluluto nito o anumang ginagawa na sa baboy para hindi ka ma-involve sa pagkain na ito. Ngunit ang ginawa pa ng kapatid natin na ito ay pinahid niya sa mukha. Kaya pinapayuhan namin unang-una ang kapatid na ito. No, hindi namin ito paghuhusga. Pinapayuhan namin na pwede naman magtarajo eh. Pwede naman siyang magbalik-loob. Pwede niyang malaman ng katotohanan. Ito, binabasa natin ang mga dalil at ang mga patunay. Maaring walang nakapaligid sa kanya nakabasa. Isa din problema yan. No, maaring talakayin natin sa ibang patunay. Ang mga nasa paligid niya, hindi siya nabibigay ng proper information. Although, mababa ang panganib na meron sa pagpahid-pahid lang. Admitted yan, hindi ka mawawala sa Islam. Pero, yung dahilan kung bakit mo ginawa yun, na which is bibigyan din natin ng pansin, ano ba ang dahilan bakit nagpahid sa mukha itong si kapatid na Robin Padilla ng dugo ng baboy sa kanyang mukha? Ano ba ang dahilan na kung saan dito magkakaroon ng mas malaking panganib kesa kung isipin lang na ito'y marumena? Tatalakay ni kapatid Ismael, na Ismael Cacharo. So, alhamdulillah, bismillah, salatu salamu ala rasulillah. Napakaganda ng binitawan ni kapatid na Ahmad Habir, subhanallah, tungkol sa alaman ito sa kabuuhan ng baboy. Ang dugo nito, ang balat nito, lahat-lahat, alhamdulillah. Ngayon, ang concern naman natin ngayon ay tungkol sa akida, di ba?
Ano naman kaya ang magiging epekto nito? Although yun, mas ala fiqhiya yun. May kinalaman sa fiqh. Pero sa akadiya, ano bang pwede natin ditong ibig sabihin na ipasok dito sa mga ginawa? Kasi concern tayo kapatid sa pananampalataya sa ating akida. At hindi natin dapat na pinapalagpas yung mga ganitong pagkakataon. Lalo po si kapatid na Robin Padilla ay kinikilala, di ba? Icon. Minsan pa nga sinasabi nila ano yung kanyang minsan nga may mga ibang mga tao, ha? Kahit yung pananamit niya, yung buhok niya ay ginagaya din. Ano pa kaya itong tungkol sa Islam ang kanyang pag-uusapan? Delikado. So unang-una, yung pangkabuhan ng nangyari, kung ba gusto nating malaman, di ba? Pangkabuhan ng kasal niya. Syempre sa Islam may talagang ang kasal ay ini-encourage yan. Ni-encourage ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan. At unang-una, ang nikah ay ibada. Magsamba ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nikah ay kalahati o di kaya ang zawat ay kalahati ng ating pananampalataya. Kaya kinakailangan natin itong bigyan talaga ng pansin. Yung nangyaring nikah o yung zawat sa kanila ay alhamdulillah kung titingnan natin ay un-Islamic. Hindi ko maipaliwanag kung paano magiging Islamic ito sapagkat unang-una nagpakasal daw sila. Sa pumunta pa sa India at doon pa mismo sa Taj Mahal natin ang Taj Mahal ay libingan niya. Unang-una hindi siya Islamic place, hindi siya lugar na kilala para sabihin ito ay nasa ilalim ng Islamicong pangangalaga. Tama. So, kung ikaw ay isang tao na nagpapahalaga sa pananampalataya mo, magpapakasal ka sa isang lugar na alam mo namang lugar ito ng sabihin na natin, lugar ito ng hindi mga Muslim. Although maraming mga Muslim diyan. Diba? So magkakaroon tayo ngayon ng pagtatanong sa kanya, bakit doon pa siya nagpakasal? O pwede naman sana kung gusto niya sa Mindanao o sa mga Quiapo. Sa Quiapo, halimbawa sa Taguig, bakit doon pa siya nagpakasal, kapatid? Ngayon, ang isa pa dito, yung tungkol sa kanyang pagpapakasal, isa pa dito yung narinig din natin at naibalita tungkol sa pagsusuot daw niya nung bahag ba yun, bahag yung costume ng mga kasuotan ng mga kababayan natin sa Ifugao, yung nakabahag. So unang-una, tingnan natin kung anong kinalaman nito sa side ng akida, yung pagdadamit niya. At saka yung syempre yung paniniwala niya, di ba? Kung bakit siya nagpunas o nagpahid nung dugo ng baboy sa kanyang bisngi. Kinakailangan kasi bakit niya kailangan gawin? Hindi naman natin po pwedeng sabihin pinilit siya ng tao. Utos ba nino to? O di ba ang gusto mong i-please dito? Ayan. So kinakailangan inshallah isa-isahin natin 'to. At inshallah subhanallah, yung nikah naman na sinabi niya, yung kinasal daw sila sa India. Subhanallah kapatid, kung ito talaga ay tunay na nikah na kanyang ginawa at ikhlas itong kanyang ginawa at alam naman natin brother ang shoot ng di ba? Kinakailangan may wali. Kinakailangan, hindi ko alam kung paano niya pinakasalan ito si nasasabing babae na yan, samantalang Christian, although sa atin sa Islam, ipinahihintulot syempre yung pagpapakasal ng hindi Muslim, ngunit may isang kondisyon. Ano yun? Ang kondisyon na kailangan siya ay... Yung chaste woman sa English, yung kailangan siya. Mahsina. Ang babae ay hindi yung babaeng tawag dito kaladkarin o yung mahinhin. Sabihin na natin ganun. Kahit pa paano, meron siyang sa kanyang pagpapahalaga. Yung ibig sabihin, pinahintulutan ito, kung pag-aaralan natin yung kabuuan ng pagpapahintulot nito, hindi lahat ng babae automatic Christian ay pwede wala pa mga asawa. Ito yung mga Kristiyana na merong pagpapahalaga sa reliyon. Yung mga mahihinhin, yung mga maaring maakay mo sa kabutihan at hindi yung ikaw ang maakay niya sa kasamaan. Hindi yung although sinabing pwede Kristiyana, kukuha ka na lang ng kung sino-sino Kristiyana dyan. Kaya makaka-apekto to sa ating pananampalataya. Yung baka yung ginawang pagdadamit noong tinatawag na G-string ba yun o bahag nila. Unang-una, ang sabi ni Propeta Muhammad SAW ay man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gumaya o kanyang gayahin ang isang grupo ng tao, maging ito ay sa pananalita o kahit sa pananamit, ay katulad siya o hindi kaya kabilang siya. Ang itong bahag na to ay kilalang damit na para sa kanila. Hindi katulad ng halimbawa, polo, t-shirt. Ito yung sinusotan lahat. Ano lahat ito? Ano to? Pag sinuot mo to, hindi ka papasok sa tasa mo. Bakit ito ng kahit sino, kahit saan ka pumunta, nagagalap to. Pero yung special na damit nila na para lang sa kanilang tradisyon o kanilang ritual, ay si ginamit mo, dito papasok yung sinasabi mong ulit. Yung pagsusot ng ganun, bukod sa siyempre, unang-una dyan, yung aura mo.
Diba? Mm-hmm. Eh, kontra sa Islam yung panuntunan ng damit. Yung panuntunan nito, yung siya yung pagsuot ng ganung pananamit ay kontra sa atin. Sabihin yung paglabag sa batas ng Islam. Una-una kasi paggaya sa kanila. Mm-hmm. Samantala alam natin na ang mga igorot, alam niyo naman mga kung hindi sila mga anime sumasamba kung ano. Yan ang kanilang talagang uri ng kanilang pananampalataya. Mm-hmm. Kung gagayahin natin 'yon, ibig sabihin baka pumasok tayo doon. Ito ay kabilang sa ritual ng kanilang pananampalataya na ikaw ay pa sa ilalim doon sa ritual na 'yon. Kinalaman talaga siya sa akida kasi yung pagpahid ng dugo sa mukha. Ang dugo kasi minsan sa mga ibang ano, sa mga ibang pananampalataya, may simbolo sa kanila kaya nga pag pinahid. Hindi lang basta pinahid yan ni kapatid na Robin Padilla. Ibig sabihin, meron siyang sinusunod na ritual na kung saan labag ito sa pananampalataya. Kasi nabi ma'an sallallahu fa wa ula ikaw mun kafirun. Sino man ang hindi sumunod sa batas na itinakda ni Allah o naghanap ka pa ng batas na maliban sa itinakda ni Allah, ay ano sabi, delikado, kafirun. Ito yung mga hindi mananampalataya, ito yung mga fase o mapagdalimun o mapaggawa ng hindi kabutihan. Kaya itong pangpunas niya ng dugo sa kanyang pisingi ay talagang maaring pumasok sa ibada ng mga ibada ng mga taong kanyang ipiniplis doon, gusto niya malugod. So hindi marapat sa isang Muslim yon sapagkat may kinalaman to sa ibada nila eh. Hindi natin dapat na ginagaya sila, pilit na kanilang pinapilit na ating gagayahin yung kanilang mga rito, kapatid. Kasi mababasa mo sa tabloid ngayon nung sila nagpakasal daw sa India, Islamic rites daw. Islamic rites, inshallah. Pero pagdating dito, gusto daw nilang ipabless ito sa Catholic Church. Islamic ba ito? Gusto nilang ipabless sa Born Again Church. Uh-huh. Ngayon, kaya lumabas natin, gusto nilang ipabless dito. Como ang tribo ni Robin Padilla ay igurot, gusto nila din ipabless sa rites na merong paniniwala o ritual ang mga igurot. Kaya papasok sa ibada at papasok ito sa akin. Which is, meron pang sa pananampalataya mo, bakit mo ba kailang ipabless? Mm-hmm. Diba? Ipabless doon sa born again. Mm-hmm. Ano natin born sa again? Sa kabilang isang Christiano. Muslim, although tinuruan tayo ng Islam na maging mabuti sa ibang tao, tinuruan tayo, pero alam natin na ang kanilang pananampalataya ay ligaw. Alam natin na ang mismo nagsasabi na ang mga taong to, ligaw ang kailangan sa kanilang gabayan. Hindi konsintihin doon sa kanilang paniniwala. Ikaw lumalabas ka, Muslim ka, tinitignan ka pa naman ng tao, imbis na ikaw ang maging halimbawa ng isang Muslim na magpapaliwanag sa kanila na mali yung kanilang paniniwala, ikaw pa tong konsintidor o papabless natin yung kasal natin sa Catholic, papabless natin. Alam naman natin na ang Catholic is ligaw na pananampalataya, ang born again din, ganun din. At ang lalo na ang mga pagans na practices ng igurot. Kaya talagang bukod dun sa kadumihan ng baboy, delikado itong ginagawa. Kaya sa akin, kapatid, bilang panghuli, insyaallah kasi wala tayong oras, unang-una, yung ginawa ni Robin Padilla, wala namang taong ginagkakamali. Pero pagdating sa akida, kapatid, sa pananampalataya, hindi dapat magmatigasan ng isang tao. Siguro dapat ang sabihin natin, huwag niya nang ipagtanggol yun at maghikayat pa ng ibang mga Muslim na ito'y tama. Mm-hmm. Mali eh. Mali po. Yun ang dapat maunawaan dito. Kaya ito ang panawagan ng aming programa. Ito'y hindi tayo nandito upang tulig sa inang tao. Bagkos magbigay paalala at magbigay ng awareness sa iba pa para malagay sila sa tamang daan sa abot ng aming nakakaya. Of course, sa pamamagitan ng dalil mula sa Quran sa Sunna. At hanggang dito na lang po at bibigyan natin na siguro ng 10 seconds ang ating dalawang kasama upang magpaalam sa inyo. Brother Ismael. So alhamdulillah ay nagkaroon sana tayo ng kapakinabangan sa ating natalakay. At inshallah abangan nyo po yung iilan pang inshallah mga talakayin hinggil dito sa kahit na inshallah ipagpatuloy natin ito yung talakay tungkol sa kay Robin Padilla inshallah. At kapatid na Ahmad. Assalamu ala man ittaba al huda. Okay, at maraming salamat po sa inyo. So bye-bye nyo po ay mga susunod pang mga programa dito sa Islam 101. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.